ako nakikita eh. Nakikita niyo naman ako sa page na, no? Sabi ni, ano, sabi ni, ito yung pinakagusto kong comment sa lahat. Nasaan na yun? Nasaan na yun? Ang dami. Yan, yun, 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 yun. Yan. Sabi ni Miguel B. Manita, pogi mo, sir. Salamat, salamat. Shoutout natin to sa ano? Yan. Shoutout natin. Vlogger na si sir. Actually, hindi totally vlogger to eh. Online chat, ano to, online group study. Yan. Actually, hindi vlog to. Pero, malapit-lapit. So, sabi ni ano? Sabi ni, sino to? Sabi ni Daya Kasabagan, sir, half Chinese ka ba? I invoke my rights. Ba? I invoke my rights, di ba? Against self-incrimination. So, tuloy na natin. So, para sa number one question, mga kachapopoy. Para sa number one. Yan. Para sa number one question. Yan. Generally, yan. Generally. Yan. Generally daw, eh, blowfly hatch their eggs on. Sabi yan, generally, blowfly hatch their eggs on. A, black forest. And B, rotten flesh. C, pink flower. Or D, frozen meat. Saan daw nangingitlog ang ating mga, alam niyo yung ano? Alam niyo yung blowfly? Kapag ni-research niyo yung blowfly, yung langaw na yun, yung parang may green-green sa katawan. Yan, ha? Sabi ni, ano, ni Eugene. Nasaan na si Eugene? Nawala si Eugene. Yan. Asa loko-loko to. Loko-loko talaga to si Christian Magno. Sabi ni, ano, sabi ni Christian Magno. Dilaro, sir, may kawig ka dyan. Huwag ka gagalaw. Kamukha mo si Doraemon. Ha, buset! Okay. Nagpapapayat kaya ako. No, nagpapayat. Anyway. Yan. Generally, blowfly hatch their eggs on A, black forest, B, rotten flesh, or C, pink flower, or D, frozen meat. Parang iba yung frozen meat, no? Di ba yung frozen? Parang nag-ano sila? Nagtagpo. Tanggal na yung frozen meat niya. Pangit yung frozen meat. Yan, alam ko lang yung frozen na ano. Yung, palitan niyo yung letter E ng A, di ba? Yung karne. Hindi mangingitlog yun doon. Pag black forest, flavor yan ng cake. Di ba? Pag black forest, maitim, di ba? Kaya pag tinanggal mo at sinilip mo, at kulay itim yung ano niya, uy! Black forest! Black forest. Tanggal yan, tanggal na black forest. Okay? Pag pink flower, pag ginanon mo, uy, medyo pink-pink, suwabe to, pink flower. Kung maalala nyo yung lecture kayo yung tilapia at saka ano, saka salmon, makaka-relate kayo doon. Okay? So, ano ang sagot natin dito sa number one? Okay. Ang sagot po sa number one, ay that is a rotten flesh. Okay, mga nabubulok na karne. Okay, nabubulok na karne. Okay? So, next, number two. Yan, number two. Yan. What is the color of the Libor Mortis? Sabi ni, ano, sabi ni Kevin. Sabi ni Kevin Ebo, kita mo ba ang comment ko, sir? Oo, nakita ko yung comment mo. Naka-post pa nga. Ito, ayan, no? Ayan. So, anyway, guys, mamaya, meron kaming online group study mamaya. Online group study mamaya, no? Ang topic namin, batch 2 na ng criminal justice system. Okay, batch 2 ng criminal justice system, guys. Sa mga gusto, mag-message kayo dyan sa, ano, Facebook page natin. Mag-message kayo. Para ma-ano kayo, ma-accommodate kayo, no? So, lumalaki na yung natin ng tawag dito, luyo population natin, no? So, guys,
Etong board exam, mag-review kayo sa mga review center ha, sa iba't ibang panig ng ating Pilipinas, magaganda, no? Ano yung mga review center na magaganda diyan? Sa Cavite, maganda diyan, CAS Review Center. Ano pa? AIM Smart, 'di ba? Sa NCST, pagkagayan maganda doon yung kay ano, kay Dean Nanet. Kay Dean Nanet kanyo yung ano, yung Oromine Review Center. Okay, sa Manila, ang maganda dyan, CTP. Yan, maganda CTP. At saka Philippine College of Criminology. Yan, ha? Yan, so, number two. What is the color of Libor Mortis? Meron din sa, ano, sa Lucena, ano rin, maganda, Stars Review Center din. No? So, at number two na, ano, na tanong. What is the color of Libor Mortis? A, red. B, green. Okay. C, purple, or D, white? Ano ang sagot natin dito, guys? And ano ang sagot natin dito? Yan. Sabi ni, ano, ni Daya Kasabagan, sir, tanong lang yung nakapile na balashir, pwede hindi na magpile. Mas maganda tol, punta kayo sa PRC kasi meron silang instruction doon. No? So, yan. Sabi ni ano? Sabi ni Alpha Alvarez, letter C daw. Okay? Ano ang sagot diyan? Yan. So, what is the color of Libor Mortis? Yan. Sabi ni Ma'am Ella nyo, yan, di pwedeng ang kinin pag mamay-ari. Sagot natin, pag red, oh, tanggal na. Tanggal na red. Pag white, tanggal na rin. Pag green, tanggal na rin. No? So, ano ang sagot natin dyan? Libor Mortis daw? That is a purple. Okay? Sabi ni, ano? Sabi ni Sir John. Sabi ni Sir John C. Villar Minya. Hi, sir! Pa-shoutout! The Criminologist Guru! Shoutout natin kay Sir John C. Villar Minya. Shoutout, sir! Yan. Yan, sa Marawi. Yan, sa Marawi. Yan, shout out sa Marawi. Yan, kay Mox Makabnar Haji Rashid. Yan. So, next. Ano sagot natin dito guys sa number 2? That is a purple. Yan. That is a purple. Yung kakalimutan nyo, baka itanong na naman sa inyo yan, ha? Ewan ko na lang pag hindi nyo pa nasagot yan. Next. Number 3. Yeah, number 3, the stiffening muscle. Yan. The stiffening of the muscle. Yan. After death, aba, yung tinatanong. A, algor mortis, B, rigor mortis, C, libor mortis, D, cadaveric spasm. Ano sagot natin diyan? O paninigas ng muscle after niyang mamatay. O isa-isay natin, pag algor mortis, panlalamig. Okay, panlalamig ng patay. O parang girlfriend mo yan, di ba? Sabi mo sa girlfriend mo, Be, algor mortis ka ba? Sabi niyan, bakit? Kasi nanlalamig ka na sa akin. O, di ba? Di ba? Sabi, algor mortis ka ba? Nanlalamig ka na sa akin. Di ba? Pag rigor mortis, yan, pag rigor mortis, paninigas, nang buong katawan yung muscle niya, rigor mortis, buong muscle, paninigas. Okay? Pag libor mortis, discoloration ng katawan. Bakit? Dahil sa blood. Okay? So, ano naman to cadaveric spasm? Paninigas ng mga muscle, sa grupo ng muscle. Paninigas ng grupo ng muscle. Okay? Pag cadaveric spasm, oh, ito na lang, sabi mo sa baby mo, Be, tuwing nakikita kita, alam mo ba, nakakadaberic spasm ako sa iyo. Sabi ni ano, sabi ni John Mark. Yan, sabi ni John Mark Cruz Elandag. Sir, di ba ikaw yung author ng mga book sa criminology student? mismo. Okay. So, salamat sa pag-acknowledge, sir. Yan. Sabi ni Michael Herrera, Jordan, letter B daw yan, letter B. Okay.
The stiffening of the muscle after death daw. Pag algor, panlalamig. Pag rigor, paninigas ng buong katawan. Pag libor, discoloration of the body due to the solidification. Dahil because of blood. Okay, pag cadaveric spasm, ano daw yun? Paninigas ng grupo ng muscle. Ang grupo. Okay, kaya common yan pag may cadaveric spasm. Ito yung mga cases na pwedeng makita as a cause of death. Okay? Kapag may cadaveric spasm, there is a possibility of the violent death. And may violence na nangyari. Yun, lumalaban. Kasi ang tao kasi, kapag pinoprotektahan niya sarili niya, anong unang-unang ginagamit? Okay? Hindi naman pwede ginamit niya dila niya. Diba? Ang ginagamit niya talaga, kamay niya. Okay? Sabi ni Jomer, sabi ni Jomer, rigor mortis sir, apelyedo ko yan. Shout out! Okay? Shout out din natin ang University of Cebu, Banilad. Yan, University of Banilad. Yan, Cebu Banikamus College. Okay? So, ano pa? Ano sagot natin dyan sa number 3? O, sumagot kayo dyan. Yan, sagot kayo dyan. Shout out din Katubig Northern Samar. Shout out kay Jan. Shout out tuloy. Ano ang sagot niyo sa number 3? Syempre that is a rigor mortis. Okay, kasi paninigas lang ng cut ng mga muscle niya. Okay? So next number 4. Yan, number 4. Yan. So number 4 daw, the displacement. Yan. The displacement of the bone due to some accident. A. Fracture. B. Dislocation. C. Missing. Or D. Transfer. Ano sagot natin yan? Pag sinabing ano, pag sinabing transfer missing, tanggalin nyo na sa kipilian yan. Layo ng dalawang yan eh. Pag fractured, di ba, ito yung bone mo. Yan, yan, may joint. Tapos basag yung buto. Fracture yun. Di ba, example nito, hinampas ka ng ano, ng martilyo sa ulo. Basag ang buto mo. Okay. Eh pag dislocation, naligaw ang buto mo. Oh, ito 'yung ano niyo ha. Oh, ito 'yung muscle tuloy, ito 'yung mga bones, dalawa. 'Di ba may joints? Oh. Eh medyo na ano ka, napilayan ka, pak. Naligaw ang buto. Okay, naligaw ang buto. Naalis siya sa kanyang lugar na karapat dapat. So, ano ang sagot natin diyan? That is a what? This location. Okay, that is a dislocation. Okay? So, number 5. Ayan, number 5 na. Number 5. Sabi ng ano, sabi ni Alin Sunurin. Ayan, sabi ni Alin Sunurin, Sir, B, sagot dyan. Shout out from St. Vincent College of Cabuyao. Okay, taga Cabuyao. Laguna, no? Ayan. Yan, sabi naman ni Eddie Gomez. Yan, sabi ni Eddie Gomez. Shout out, SMCC Criminology, sir. Nasipit. Anong nasipit? Ano ba yung nasipit? Eh. Okay, sabi ni Digal Marie Chops Pass. Shout out, CTP Cebu. Yan, CTP Cebu. Ba? Malakas ang CTP Cebu. Okay. Yan. Oh, sabi ni ano ni Bernard. Yan, sabi ni Bernard. Sabi ni shout out po sir from SNC Santo Niño College Ormoc. Okay? So, number 5. The stomach of a normal adult will become empty after how many hours? Eh ito ngayon, may nagsabi. Sir, bakit hours po ang nandyan? Eh bakit po nung ano ko, nung ako po ay ano sir? Bakit pag ako, lagi po ako nagugutom? Ano pa lang sir, kakakain ko pa lang, di ba? After 5 minutes sir, gutom na naman po ako. Naka-dosing donut kagad ako sir eh. Kaya kong ubusin 24 na dosena. Ang lakas mo kumain tol. Yan, yeah, no? Bakit hour sir? Eh 15 minutes lang nagugutom ha? Siguro hindi normal yon. No? Hindi normal. Kasi ang tinatanong dito, normal adult, di ba? Okay, will become empty after how many hours? A, 1 to 2 hours. B, 3 to 4 hours.
or C, 12 to 16 hours, or D, 24 hours. Okay? So shout out muna natin ang sa Muntinlupa. Sabi ni Michael Herrera Jordan, shout out pamantasan lungsod ng Muntinlupa. Shout out kay Mayor Jaime Presnedy. Yan, shout out sir. Okay, so ano sagot natin dito sa number 5? That is B, 3 to 4 hours. Okay, that is 3 to 4 hours. Next, number ayan na yung mga favorite yung number. Yan, ayan ang favorite yung number. A, form of gait. A form of gait similar to walking. Sabi ni ano, sabi kasi ni YouTube at saka ni Facebook, sabi. Prevent using na salita. Ang ganyan. Ito ano yan Number 6. Okay. A form of gait similar to a walking robot. Ano mo nang ibig sabihin ng gait, mga kachapopoy? Anong ibig sabihin ng gait? No? Ano ang ibig sabihin ng gait? Sabi naman ni ano? Sabi na, sino to? Yan, ito. Sabi ni Darius Iway, shout out sir from Southern Leyte State University and CMT Target Review Center. Yan. Ito sumagot si sabi ni Barbosa. Barbosa Carlo. Sabi ni Barbosa Carlo, sa lakad sir. Tama, lakad 'yon. Uri ng lakad. Sabi, a form or uri ng lakad na kumahalin tulad sa lakad ng robot. Aba, lakad daw ng robot. Okay? Isa-isay natin. A, paretic gait. Ano yung paretic gait? No? Ano yung paretic gait? Ang paretic gait yung kakatapos lang ba? Yung na first time, di ba? Na first time. Kaya pag nag lakad, pag na first time, iika-ika siya, di ba? Magkaiwalay, di ba na gano'n? Paretic gait. Na first time. Ayun lang mga keyword ko. Ewan ko sa inyo, bahala kayo sa kung ano-ano nyo. Kung ano mga keyword nyo. And, so, pag ano, kapag waddling gait, tatandaan nyo lang dito, yung paglalakad niya, nagsisway po. Ito na lang, para mas madali. Pag waddling gait, ganyan maglakad si Jollibee. Okay? And, so, tatandaan niya, kapag nakita niyo maglakad si Jollibee, sabi niya, ay, waddling gait yun. Kapag nakita niyo naman yung sakang, paretic yan. Pagnak ni pike. Yan, pike. Pike. Di ba yung tuho niya nakaganon? Pike. Yan, pike. Yan. Anong bakang? Ano yung bakang? Sabi ni Digal Marie, ano yung bakang? Yan. Sabi, ito, Barangay Konsyel na. Yan. Shout out sa Barangay Konsyel na si Jesmer. Sino? Kailang dumiretso. Barangay Konsyel na si Sir Jesmer. Yan. So, ano sagot natin dyan? That is a spastic. Okay, spastic. Di ba? Pag naglakad si ano, yung parang robot, di ba ayaw mabend ang tuhod, di ba? Ayaw mabend ang tuhod. O, spastic pala yung sagot doon sa tanong na yun. Okay, number 7. Number 7. A wound that penetrates some organs. O, isipin nyo ha. A wound that penetrates some organs. Pag punctured wound, tusok, sugat, di ba? Tusok, example na, ice pick. Diba? Tusok ng ice pick. Ang punctured wound kasi, resulta yan ng matulis. Ice pick, diba? Matulis. Yan. Ito, kunyari, ito yung karne. Yan. Ito, ice pick. Yan. Yun, diba? Yun! Punctured wound yun. Injection. Diba? Na-injectan ka. ano pa? Pako. Yan, pako. No? Pako. Tanggal na yung punctured wound. Incised wound. Ayan. Sabi ni ano, ni Kenneth de Guzman. Ayan. Sabi ni Kenneth de Guzman,
Shout out, sir, sa din namin na mabait na mister, si Mr. Montero from Santiago City College. Ay, kay sir, mother siya ni ano, ni ma'am, nanay-nanayang ko rin yung ano, yung mother ni sir sa Santiago City College. Nakapunta ako dyan way back 2013 or 2012, no? So, hello sir! Magandang gabi po, sir. Okay? So, sabi naman ni ano, ni Chris John. Yan, Pirma Republican College, sir, pa-shoutout. Yan, shoutout. Buntik na mag-iba yung termino natin. So, pag incise, hiwa. Ayan, hiwa. Bakit ano? Ayan, kay Ma'am Nora Montero, madam. Ayan, kay Ma'am. Ayan, kaso si Ma'am, namayapa na. Marami din siyang naging contribute sa criminology, no? Ayan. So, anyway guys, pag incise wound, ito yung nahiwa, sugat dahil sa hiwa. Ayan. Sugat yung... Bakit sir naman yung merong hiwa? Pero hindi nakakasugat. Masarap pa nga eh, di ba? Merong hiwa daw na hindi nakakasugat pero masarap daw. Ah, iba naman siguro. Iba. Iba yon. Pag penetrating wound, guys, atandaan nyo ha, ito yung, ano daw, yung tusok. Yan, tusok. Papasok na wound dyan. Papasok na wound. Ano naman yung perforating? Ah, tagos yan. Tagos. Penetrating, papasok. Pag perforating, tagos. Okay, so ang sagot natin dyan, guys, kung alam nyo, syempre, ang sagot natin dyan ay penetrating wound. Okay, next. It refers to the dead body of the animal. It refers to a dead body of animal. Yan, tama si Roslyn. Ano natin kay Roslyn? Yan yan. Sabi ni Roseline Garcia, ang ganda ng binibining. Marikit. Penetrating wound po from the word penetrate. Hindi ko nga binabanggit yung salitang penetrate. Kasi iba na sa isip ng mga viewers natin eh pag penetrate eh. Yan ha. So ito ngayon. Yan. Ito sabi ni ano ni Ledro Oli Danag. Sir, shout out. Dami ko na comment, hindi mo binabasa. Nabasa ko na. Ayan na. Okay, so. Yan. It refers to dead body of an animal. A. Cadaver. B. Zombie. C. Carcass. O D. C. Hellbird. Yan. Or E. Necklace of Durance. Ano sagot natin dyan? O, syempre, sa mga nag-ML, tatanggalin na natin ang necklace of durance kasi ginagamit ng mages yan. Pangontra nga daw kay Esmeralda. Pag si Hellberg, pangontra yan na ginagamit ng mga MM. Di ba? Para sa MM yan. Pag necklace of durance, para sa mage yan. Yan. So, cadaver. Ano yung cadaver? Ang cadaver, ay ito naman yung tawag dun sa patay na tao, sa bangkay mismo ng tao. Yung cadaver. Okay? Ito guys, yung zombie, baka matanong sa inyo, zombie, no? Paano ginagawang tanong yung zombie? O, ito yung keyword nyo. Pag zombie, namatay na at muling nabuhay dahil sa tinatawag natin na witchcraft. Di ba? Diba yung mga kapangyarihan, di ba? Patay na, di ba? Siguro naka-immortality to, no? Tanggal na zombie. So, ano sagot natin dyan, mga kachapopoy? That is a carcass. Okay? Sabi ni Jason Cuervo Cabrera, Laika, El Barcelona. Ano siguro niyan? Kaibigan niya siguro. Oh, ano pala yan? Mention. Okay, so ang sagot natin dyan sa number 8? That is a carcass. Kasi hayop eh, hayop. Sir, pag yung tao mukhang hayop, sir, patay na. Ah, hindi lang pinag-usapan kung mukhang hype yan. Ang pinag-usapan kung tao ba yan o hindi. Okay. So, number 9. Yan, number 9. Ito, marami makaka-relate dito sa number 9. Yan, tingnan nyo sa number 9. Oh. The bones will become permanent after how many years during man's life? Okay, ito. The bones will be permanent during
will become permanent after how many years during man's life? A, 12 years old. B, 13 years old. C, 18 years old. Or D, 20 years old. Yan, sabi ni Carl Day Bulan. Yan, MM. Shout out, sir, MM. Yan. Oh, ito na lang para mas madali nyo matandaan niya, di ba? Para mas madali nyo tandaan. O, tingnan nyo maigi, ha? Yan. Pag 12 years old, yan, ha? Pag 12 years old, ito yung may, ano, yung nag-i-start in a tropical country, yung monthly period ng babae. Monthly period. Yan, ha? Tatandaan niya, pag 12 years old. Sabi mo, pag 12 years old, meron na yan. Pwede na yan. Yan, di ba? Pag may, ano na, pag meron na, pwede na daw yan. Okay, dyan na common nag-i-start sa edad na yan. Pero, may mga record na, isipin nyo guys, meron ng monthly period, 5 years old lang ata. Hindi ko lang exactly yung edad. Siguro lower than 10 years old, may mga ano na period. Pero normally, sa tropical country, kapag start ng mga period is 12 years old. No? Ano yung 13 years old? Ayan. Mga favorite yan, mga favorite. Ayan. Ano yung favorite tawakan ng lalaki, di ba? Pag nakagano ka, oh. Ayan, chapopoy sa'yo, chapopoy sa'yo yan. Pag 13 years old, dito na de-develop yung dibdib ng babae. Ayan, dibdib ng babae. Ayan, okay? Dibdib ng babae. Ayan, ha? So, ano pa yung mga tatanda niya pag 13 years old? Yung ano, pubic hair. Doon ng babae. Pubic hair ng babae, di ba? Pubic hair. Yan, common yan, mga, ano yan, mga 13 years old. Kaya kapag ginano mo, parang balahibong pusa, eh. Umaayon, eh. Sumasama yung balahibo ng pusa, mga ganun. Okay. So, tanggal na yung 30, ha? So, tatandaan nyo, pag 12 years old, dyan nag-start yung monthly period. Yan. Kapag 13 years old, ito naman yung ano, yung dito na de-develop yung ano daw, ano yung na-de-develop diyan? Dibdib ng babae. At yung sumunod diyan yung pubic hair. Okay? Yan, sabi ni ano? Sabi ni Honey. Yan, sabi ni Honey. Yan. Ano sabi ni Honey? Oh, si Honey. Ayan, si Honey. Ayan. Ito pala. Anyway, sabi ni Honey. Ang ganda ni Honey. Ayan, binibini. Pabati po, sir. Ayusin natin pagbasa. Pabati po, sir. Yung mentor ko po na si Myrin Ponferrada po. Birthday niya po ngayon, sir. Ay, Ma'am Myrin Ponferrada, happy birthday po, Ma'am. Sabi po ni Honey. Okay. Oh. Meron din magandang ano, magandang review center din, siguro sa Manila din. Yung ano, yung AMICI review center, no? Kay ano, kay attorney Ferraro, no? Ang ano, ang lugar ng AMICI review center ay Nazarene Catholic School, Hidalgo Street, Quiapo, Manila. Malapit sa San Sebastian Church at beside MLQU. Ayun. Ayun yung address ng ng ARC ni Attorney Ferraro. Nazarene Catholic School, Hidalgo Street, Quiapo, Manila. Malapit sa San Sebastian Church at beside MLQU. No? Ayan. So, meron din maganda review center sa Manila kay ano, sa Quest Review Center. Yan, pati CTP Review Center. Yan, no? Magaganda mga center yan. 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 So, anyway, tuloy natin yan. The bone will become permanent after how many years? O, tanggal na tayo sa 12, ha? Tanggal na sa 12, tanggal na rin sa 13. Okay? Pag 18 years old, legal age, ayun. Yan yung age of majority, di ba? Kasi dati sa ano, sa PD 603, ang legal age noon is 21.
But by virtue of Republic Act 6809, naging 18 years old na. Okay, sabi ni Michael Herrera Jordan. Yan, sabi ni Michael Herrera Jordan. From Quest Muntinlupa, shout out po kay Ma'am Cheryl yan. Kay Ma'am Cheryl Gapit. Yan, shout out din daw ang Matic Review Center. Yan, sa Matic Review Center. Kaya ano yan? Kay sila Sir Endoso. No? Kay sila Sir Endoso. Tsaka kay Colonel Almohela. Okay? So, next. So, tanggalin na natin ang 18 years old. So, ang sagot ay 20 years old. So, pag after ng 20 years, permanente na ang buto ng tao. Biglang may nagtanong, inibang tanong na examiner, sabi niya, what if kailan daw hihinto ang paglaki ng tao? Paglaki, growth. Okay? Paglagpas ka na 25 years old, normally hindi ka na lalaki. Okay? Normally hindi ka na lalaki. Okay? So, pag 25 years old, hindi ka na lalaki. Pero pag buto, after ng 20 years, hindi na lalaki, hindi permanente na buto mo. Okay, nakakuha niya yan, ha? So, in case na ganito, merong kasing cases noong sa, yung ginagamit ni Alphonse Bertillon. Di ba kay Alphonse Bertillon, meron siyang Bertillon system? Di ba? Ano yung mga, kasabwat ng Bertillon system? Nandyan yung sa name, anthropometry, nandyan yung mugshot. Okay, nandyan ang mugshot. Yan, nandyan yung mugshot. Sabi nga sa di ba, name, kukunin pangalan mo, mugshot, liliteratuhan, di ba? So, excuse me. Nasamid. Okay, sabi ni Ricky, Reyes, pa-shout out po sa Automine Review Center kay Dean Nanette at kay Dean Jerry, the president of the PICAP. Okay? So, yan ha. So, tuloy natin mga kachapopoy. Yan, pa-shout out po from Sambuanga, Cebu, guy. So, anong sagot natin sa number 9, guys? That is a 20 years. Yan, na 20 years old. Actually, tanggalin nyo lang yung old. Diba? 12 years, 13 years, 18 years, 20 years. So, magiging permanente ng buto after ng 20 years. Okay? So, next. Number 10. Yan, number 10. Yan, puntahan natin yan. Number 10. A person with a high degree. And high degree, teka lang, shout out mo natin, talagang proud na proud to sa niya, sa kanyang mahal eh. Proud na proud siya sa mahal niya, oh. Sabi ni Sherwin Katabay Reynante, sir, pa-shout out po sa girlfriend ko, Merna May Parel Villasper. Kala ko, dalawang tao to. Mahal ko po yan. Okay, kala ko, maraming tao eh. Yan, no? Yan, Caritas Review Center sa Surigao. Maganda yan, no? Sa Caritas Review Center. Yan, sabi top rank, Biskaya din, no? So, yan, kay ano yung, kay, yung sa yung Caritas Review Center, kay ano yun eh? Kay Sir Dean. No, kay Sir Dean. Yan, kay Sir Dean. Sir, pasensya na. Kay Sir Dean Montalba, yon. Kay Sir Dean Montalba. Yon, no. Pasensya na sir, ha. Medyo naglaga ako. A person with a high degree of knowledge, education and specialization who's appear in court to testify based on the examination he she made. Okay? A, ordinary witness, B, expert witness, C, hearsay, or the object evidence. Oh, sagot natin dito. Isa-isay natin. Pag object evidence, ayan, kay Dean Montalba. St. Louis din, maganda rin dyan. Ah. Yan, malay nyo, makikita nyo ako doon sa mga sinashoutout natin na review center. Oh, malay nyo, mapunta tayo ng Surigao, mapunta tayo na kung saan-saan, di ba? So,
Pag object evidence, ito yung pinaka-highest form of evidence, sabi ni Supreme Court. Kasi nahawakan, naaamoy, nakikita. Okay? Pag hearsay, ito yung chismis. O, tanggal na yan. Another term ng hearsay, second hand. O, tanggal na. Okay? Ordinary witness, ito yung mga nagte-testify base lang sa kanilang nakita. Okay? Pero hindi sila nagte-testify base sa nalalaman nila. O, sabi ni ordinary witness, sa opinion ko, sasabihin ni korte, anong pakialam namin sa opinion mo? Okay? So, tanggal na. Kasi pinag-usapan yung tao daw na may mataas na knowledge at pinag-aralan, specialization daw, at nagtitestify sa korte. Siyempre, nag-iisa lang yon, ang expert witness. Okay, shout out din sa Belcap Review Center! Yan, shout out din sa Belcap Review Center. Okay? So, yan ha. So, ano sagot natin dito sa number 10, mga kachapopoy? So, that is an expert, ano daw? That is an expert witness. Okay? So, sa mga kachapopoy na natin na nanonood dito, at lagi niyong subaybayan ang acting live streaming dito sa Face ng Acle Mentoring by Chaps. At mag-subscribe kayo sa YouTube channel natin sa Acle Mentoring by Chaps Black. O yan ha. Sa mga gustong bumili ng Mastering Criminology Terms, magandang klaseng libro yan, tropa. Kalidad yan, 750 pesos, halos lahat ng mga termino na ginagamit, nandyan na. Okay? Nandyan na yan ang listahan ng mga iba't ibang batas na related sa criminology. Sa mga gustong umorder, nandyan lang oh, 0926-056-8167. Okay. Sa ano, shoutout pala sa WrestleMind Review Center. Yan, WrestleMind Review Center. Kay Dean Pangonoran. Yan. Kay Dean Pangonoran. Yan. Sa WrestleMind Review Center, producer din ng Top Notcher yan. Guys, huwag kayong magsasawa na bisitahin ang aming page. No, huwag kayong magsasawa na bisitahin ang aming page. Patuloy kayong ano, kung sino man ang gusto ng online group study, mag-message lang kayo dyan, 100 pesos per 4 hours. So maraming salamat sa inyo, guys. At God bless po sa inyo. Hanggang sa muli nating pagtutuos. God bless you.